Welcome back po sa ating channel. Muna po sa lahat, magpasalamat po muna kami sa lahat ng client namin sa walang sawang sumusuporta sa K-Vendor. Ang gagawin po natin ngayon, mag-review po tayo ng isang item na Mexico CC6 na slip-on. Ito po yun. Ayan, ito po yung slip-on. Ayan, ito. Gilid. Tara. Sa side ulit. Ting likod. Ayan. O, sana makita ninyo. Ayan, harap. Kaya ito rin. Ayan. Ayan po. Ayan. Ito po yung silicone. Gawa ito sa rubber, yung sole niya. Rubber. Tapos, ito. Synthetic leather. Itong leather niya. So, it's usually itong collar na collar thumb. Pure leather po talaga ito. Ayan po. So, ito ano? Ano? Ano po ba yung characteristic po ng slip-on ano? Usually ano, actually na-indicate na namin ito sa nung yung last vlog namin ano, yung in-indicate namin kung kung ano yung mga pagkakaiba ng mga Mexico 66 na design. So, ito po ano, so dito po namin, ang Mexico 66 po ay nakatahi po siya dito. Ayan. Nakikita ninyo. Ayan po, nakatahi yan. Tapos usually 3 to 4 lace hole lang po. Tapos nakatahi na siya. No? So ito po na ito. Ito yung garter niya. Good size po yan. Ayan po. So ibig sabihin, hindi siya katulad ng mga may sintas. So salpak lang na po talaga siya ng pa. So ito po. So may nagtanong sa amin ano dati kung pwede bang lagyan ng lace tong ano. So hindi na pwede ano kasi nakatahi na siya bandari. Itong part kasi nanditong yan yan is nakatahi yan eh. So ito lang po yung parang nakalabas ang available na hole na po po. Yan. At isa pa, ang may nagtanong din ano, saan po ba gawa ang ito ano, yung tela nito ano. Ang nakalagay lang dito is a fabric lang. Pero usually, ang slip-on, gawa siya, ang tela nito is canvas. Ano po yung canvas? Ano? Kasi may nagtanong sa amin, ano ba yung canvas na tela? So usually yung canvas na tela, kung nakita nyo po itong likuran ko, itong painting na to, yung telang ginamit dyan is canvas po. Yan, yung dating high school ako, ano, sa drafting kami, ito yung usually ginagamit namin. Bumili kami ng tela, ng canvas, at i-ano namin sa mas ano kasi siya eh. Mas madaling, mas maganda kasi yung kalalabasan ng painting mo sa pag kung gagamitin. Hindi siya katulad ng ibang tela. At mas maganda kasi talaga yung canvas. Ano. So, dali mas marami gumagamit sa mga fine art student. Alam nila yun ano, kung di ko lang sure kung ginagamit pa ba nila pero nung kami time namin high school ako tela yung gamit namin na canvas ang tawag. So ito po. Ayan po siya. So mag-i-indicate po kami ng yung photo po ng kung ano po yung canvas na tela. So usually yung kasing tinatanong sa amin pag na mga client namin na nag-i-inquire kung yung canvas po ba eh parang maong kung yung canvas po ba eh, kung anong klaseng tela. So ito po, ano, canvas po yung, ito, yun nga, sa mga paintings. Naalala nyo yun nung dati, nung hindi pa nauso yung tarpaulin, ano, tapos naglalagay tayo ng mga banderitas na, ano, yung malaking ganun, nakaratula. Now showing, yung mga ganun. Ano yun eh, canvas din yun eh, na maninis. Yun yung pinipaint ng mga pintor dati, mga nakalagay ko nga din yung welcome, yung gano'n. Tapos yung mga nag-rally, parang kakaplotin na gano'n, yung canvas yung tela, pero manipis. Ito po kasi yung canvas na style nito, medyo makapal yung klase ng canvas na tela. So ito po. Ayan. So yun po ano, uli po ano, sa mga first time buyer ng Onitsuka Tiger, lalo na pag slip on, so ito po. Ayan, garter po siya. Mula doon sa garter, ayan, tapos nakatahi na siya. So usually, 2 to 3 holes, ayan, nakatahi na siya. So hindi na siya pwedeng iangat pa. So hanggang doon lang. So ito po, ayan po.
Okay. Sa video po nito, ano, mag-share po din kami ng isang clip na at least kahit papano makapag-share kami ng konting information about sa sleep po, ano, para malaman natin kung ano yung pagkakaiba nito, itong regional na sleep, Mexico 66 na sleep-on, sa mga kumakalat na Class A na Mexico 66 na sleep-on. Doon po, may mga in-indicate kaming mga pagkakaiba na, na mapapansin namin. So, ang campaigner po, ano, hindi naman po kami expert sa mga ganitong bagay. Sobrang dami din ng sapatos na dumaan sa amin. Kaya pa paano eh, nagkakaroon kami ng idea kung ano yung mga pagkakaiba niyan. So, base na rin po sa mga ibang vlog na sa nakikita namin at i-share ko din po sa inyo. So, ito po. Panorin po natin. Dito po, ano, sa first photo natin, ito yung horizontal stripes. Yung gap po ng dun sa pig na photo eh mas malaki, ano, mas mababa yung horizontal stripes. Samantala dun sa original, mas maliit yung gap at mataas yung horizontal stripes. Ayan po. Dito naman po, ano, sa photo ito, no. Ito yung collar, yung tahi po dun sa may collar, dun sa pig po, mas mababa na siya, ano, kaysa doon sa original na sa bandang gitna yung dun sa collar nito, eh yung tahi doon sa original medyo bandang gitna, samantala doon sa pig medyo mababa na talaga. Ito naman po, ano, yung lace hole nito doon sa pig na po to, ano, mapansin natin yung hole, yung lace hole niya ay hindi siya equally distributed, samantala doon sa original ay equally distributed po yung lace hole. Ayan po, mapansin po natin agad ang pagkakaiba nilang dalawa. Yung ito naman po, ano, yung second layer na leather, ano. Ah, ito yung leather dun sa second layer. Mapansin po natin dun sa pig na photo ay mas malapad yung leather niya kaysa dun sa original. Mas manipis siya. Ito naman po, ano, yung patch dun sa tongue. Mas yung pansin nyo yung patch ay medyo malabo at saka malaki. Samantala, doon sa original po, ano, mas maliit siya at saka malinaw. Ito naman po, ito yung tang na ang, ito yung loophole. At mapansin nyo po, dire-diretso yung, sa peak po, dire-diretso siya. Samantala, doon sa original po, medyo pa-curve siya ng konti. Ito naman po, sa inner sole, ano, mapansin po natin, doon sa peak, mas malaki yung print niya kaysa doon sa original edge. Sa original po, medyo mas maliit siya kaysa doon sa fake na sapatos. Mas malaki yung text. Ayan po. Kitang-kita po natin agad. Ito yung first na makikita natin, ano. Ayan, sa inner sole. Ayan po. Ito naman po sa inner sole din po ato. Kung pantay man sila na print, pero mapansin po natin agad yung print ng letter T na tiger, eh medyo malabo siya kaysa doon sa original, mas malinaw. Ito naman po, ano, yung collar tang, ano. Itong collar tang na to, eh doon sa fake, eh, medyo smooth siya ng konti. Samantala doon sa original, talagang pag leather talaga, ano, medyo rough yan. Rough, kung hawakan natin, medyo rough yung, so doon sa original photo na original na, ano, rough yung. Tapos meron siyang nakalagay na ito yung maliit na parang triangle dun sa pinakadulo. Actually pareha silang meron, kaso nga lang dun sa peak na slip on medyo mas kitang kita kaysa dun sa original po ay hindi.
sa mga nahihilig or sa mga nag-iisip na makapag-avail ng slip-on, sana po ay nakatulong itong video namin at sana nakapagbigay kami ng konting impormasyon sa inyo. Ayun po, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at i-share yung videos namin. Maraming salamat.